Isang cute naman na peta, makakasama natin yung Wednesday Pets Day at upang malaman natin kung ano yan, panoorin po natin ito. May pig sa pangalan pero mukhang daga? Yan ang mga guinea pig. Iisipin mong sila ay kamag-anak ng baboy dahil sa kanilang pangalan. Pero sila ay kabilang sa species ng rodent, kagaya ng daga, hamster, capybara at iba pa. Ang guinea pigs ay social companion animals. Ibig sabihin, kailangan nila ng araw-araw na interaction. Nakikipag-communicate rin sila sa pamamagitan ng paglalabas ng sari-saring tunog na may iba't ibang ibig sabihin. Dahil sa sobrang cute nilang characteristics at cute nilang anyo, ay marami na rin talaga ang naeengganyong alagaan sila bilang pets. Kaya naman, alamin na natin kung guinea pig ba ang right pet for you ngayong Wednesday Pets Day. At kaugnayan yan, ay makasama natin ngayon ang guinea pig keeper na si Mary Anfinet Lara. At kasama niya rin ngayon ang dalawa sa kanyang mga alagang sina Duncan at Peanut Jr. Shakaboom. Magandang umaga, Lars, and welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po mga ka-RSP. Ako po ulit si Marie Antoinette Lara at taga Binyan, Laguna po ko. Isa po akong pet keeper at nag-aalaga po ako ng 37 guinea pigs. Alright. Kakaiba yung pet ni Miss Lars, no? Oo nga eh, oo. Miss Lars, paano po ba nagsimula yung pag-aalaga nyo ng mga guinea pig? Na-try nyo na din po ba mag-alaga ng iba pong mga pets before? Yes po, nakapag-alaga na ako ng iba't ibang hayop, ng pusa, aso, rabbit, isda, kung ano-ano pa po. Since bata pa po ako, mahilig na po ako mag-alaga ng hayop. Lagi nga po ako nakasugsug sa mga salamin sa pet shop noon eh. Tapos nagsimula po ako mag-alaga ng guinea pig noong 2021. Panahon po na after ng pandemic, nagkaroon po ng grupo yung mga pet keeper at isa po sa mga friend ko ay may alagang guinea pig. Doon na po ako na-curious mag-alaga ng guinea pig kasi sabi damo lang daw yung pagkain nila. Ayun, ang cute naman. Talaga may sunglasses pa nilalagay sa mga alaga ni Lars. Pero I wonder, Lars, ano ba usually ang ugali o characteristic ng mga guinea pigs? Malilikot ba sila? May ingay ba? Malambing ba? Kwentuhan mo kami. Ang ugali po ng guinea pig ay mga gustong-gusto po nating mga tao. Sila po ay mahilig kumilata, kumain, at matulog. Ayun. Malambing po sila, pero may ilang guinea pig na ayaw po na hahawakan sila. Ayun, nonchalant pala yan. Ito, ngayon na, Miss Lars, nasa 37 na yung guinea pigs mo. Paano naman napadami ng ganyan karami yan? Tsaka mahirap ba, ano ba yung mga challenges? Mahirap bang alagaan? Mahirap ba mag-alaga ng mga guinea pigs? Hindi naman po ako mayaman para bumili ng 37 guinea pigs. Kalahati po ng alaga ko ay adopted po. Dahil nakikita po nila sa social media na nag-aalaga ko at nakikita nilang nai-spoil ko yung mga guinea pig. Marami pong nagtiwala na ipa-adopt sa akin yung guinea pig nila. Commonly po kasi ng mga nagpapa-adopt ay may mga reason po na nag-a-abroad or allergic po sila sa balahibo or yung iba naman po ay hindi na problema po nila yung resources sa damo. Dahil kung nasa urban areas po kayo, dapat yun po yung isipin nyo yung pagkain po nila. Ayun. Ay, gusto ko lang din i-clarify, no? Ang guinea pigs ba ay kapamilya ng mga rats, rabbit. Ng rabbits? Yes po, kapamilya po sila ng rat and rabbit. Pero kung i-compare po sila, mas malapit po sila sa rabbit kasi same ng rabbit damo po yung pinapakain sa kanila. Kung i-compare sa daga, hindi po sila parehas sa daga dahil hindi po nila kinakain yung mga pagkain ng pandaga. Ayo. Tsaka ano no, parang ano naman sila no, tamed sila. Oo, in fairness naman. Eh paano ba ang tamang pag-aalaga nito? Ano ba yung mga dapat na kinakain nila bukod dun sa sinasabi natin na grass, no? At paano ba dapat yung environment nila? Ayun po. Ang daily pagkain po ng guinea pig, 80% grass, okay. 10%
pellet at 10% prutas at gulay. Wow. Hindi po pwede na sosobra po ang pagkain nila sa gulay at prutas dahil pwede po itong mga cause ng diarrhea at bloated. Sa pellet naman po, 10% kasi makaka-bloated sa kanila. Hindi naman din po pwede na puro gulay, ay puro damo lang dahil mawawalan po sila ng vitamins. Para po ma-maintain natin na mataba ang ating ginipig. Okay. Healthy living. At dapat mo po sa kulungan, dapat po i-make sure natin na secured sila dahil ang ginipig po ay prey pets. Pwede po silang kagatin ng asot, pusa at daga. At pwede po sila agad mamatay dahil ang ginipig ko ay wala pong rabies. Ayun. Mm. Gusto sana ni Daniel maging ano, ginipig. Pero sinabi mo mamatay, huwag na daw muna. So, at saka, hindi ba siya advisable kasama yung ibang pet, no? Yung, like yung mga aso, pusa, hindi siya advisable, Miss Lars? Hindi po, dahil po, mabilis po sa kanila na yung ano yung rabies. Wala po talagang rabies ang guinea pig, kaya safe na safe po ito sa mga bata. Ayun, ang cute-cute na mamagalaga talaga ng guinea pigs, no? Magkano usually yung price niyan? Ang price po ng guinea pig ngayon sa market, nag-i-start po ito sa 1,000. Oh. And yung pinakamahal po ay nasa 13,000. Ay, nako. Mas ano, mas mura compared mas sa mga pa, may breed na dogs, no? And other pets. Alright, Miss Lars, pwede nyo bang invite din yung mga ka-RSP natin kung saan po makikita yung mga social media accounts ninyo para sa mga gusto pong makita yung mga guinea pigs nyo? Ayun. Ini-invite ko po kayo mga ka-RSP na ipollow nyo po ako sa aking account, sa FB account na Marie Antoinette Lara. Or ang aking FB page na Lars Carberry para po matuto pa po kayo sa tamang pag-aalaga ng guinea pig. At maraming salamat po. Maraming salamat din, Lars, sa pagsama sa amin ngayong umaga at sa pagpapakilala sa amin ng inyong mga alagang guinea pigs. Again, thank you and stay safe sa inyo ng inyong mga guinea pigs. Salamat po.